Hi guys, kamusta? Resting nga pala ni Marlon ngayon at transition nga pala ng kanyang panggabi mamaya. Kaya naman ngayong araw na to ay late na nga kami bumangon sa pagkakahiga. At pagkagising nga namin ay gutom na agad kami. Kaya naman, nagbukas na nga ako ng aming ref kung anong available lutuin at nakita ko nga itong itlog at tuyo. At sinabi nga ni Marlon na perfect nga ito na may kasamang Lucky Me Chicken. Kaya naman, bumili siya sa labas. Nagsaing na nga rin ako sa aming rice cooker. At nilabas ko na nga itong dalawa naming cooking pot. At ito ko na nga niluto yung aming almusal. At na matapos na nga maluto yung aming almusal, ay kumain na nga rin kami. At pagkatapos nga namin kumain, ay hinugasan ko na agad yung aming mga pinagkainan. At si Marlon naman ay pumunta sa malapit na talipapa dito sa amin at bumili ng para sa aming tanghalian. At nang dumating nga siya dito sa aming bahay, ay ito nga yung kanyang nabili, mga pansigang. Sinabi ka ni Marlon sa akin na mag-face mask nga daw kami at siya nga daw ay maglilihan ng kanyang mga minasilya. Eto nga aking asawa ay walang pinapalampas na free time. Kapag nga may pagkakataon ay lagi nga siyang gumagawa dito sa aming bahay. At eto nga siya ngayon naglilihan ng kanyang minasilya. Medyo madami na ngayon kanyang naliha kasi pagkatapos namin kumain ng almusal at namili lang siya ng konti, ay sinimula na niya ito yung pagliliha. At dahil nga magabok ang pagliliha ng minasilya, ay pinaalis nga ni Marlon sa akin itong mga gamit malapit sa lilihahan. Eto mga gamit ngang ito ay mga gamit namin sa kusina na pansamantala naming inalis kasi nga may ginagawa kaming improvement dito sa aming kusina. Medyo hassle nga din yung magagawa ka dito sa bahay nang may nakatira na. Andyan yung marami kang ililipat na gamit, linisin, maraming gabok, ingay, at mga kalat. Gayunpaman ay malaki yung aming pasasalamat naming mag-asawa dahil natitira na namin itong bahay na to. At nagkakaroon kami ng pagkakataon na ma-improve namin itong aming bahay. Dito nga lang namin nilagay sa may sala namin itong mga gamit at iayusin din namin to pagkatapos. At si Marlon nga ay nag-start na nga magliha dun sa may taas ng counter. Pagkatapos nga ni Marlon iliha lahat ng kanyang mga minasilya, ay eto na nga ang kalat na bubungad sa akin. Nagpatulong na nga rin pala siya sa akin na linisin namin to. At dahil nga ito ay mga gabok, ay hindi ko nga pwede itong walisan at lalong gagabok dito sa aming loob ng bahay. Kaya naman, pinasiritan ko na nga lang ng tubig itong aming sahig nang sa gayon ay mabawasan ang mga gabok. Naghalo nga din ulit si Marlon ng konting masilya at meron nga siyang nakitang hindi pantay na masilya. Hirap na hirap nga dati si Marlon sa paghahalo nitong masilyang ito. At simula nga nang ibigay ko sa kanya o sabihin yung life hacks ay napadali yung kanyang paghahalo. Gawan ko na lang ng panibagong video at ipopost ko nga sa aking reels yung life hacks na sinabi ko kay Marlon at nang malaman nyo rin. Pagkatapos ko nga diligan ng tubig yung aming sahig para mawala yung gabok, ay ito namang aming lababo ang aking sinunod. Lininisan ko na nga itong aming lababo at ako nga ay magluluto pa pagkatapos. At ito na nga, malinis ng ating lababo at pwede na nga tayong makapagluto. Kinuha ko na nga yung mga sangkap na binili ni Marlon kanina at ito nga ay aking sisimulan ng lutuin. Hinugasan ko na nga mabuti yung mga karneng baboy at sinalin ko nga ito sa kaserola at nilagyan ng asin. At isasalang ko na nga ito sa apoy para mapakuluan at madaling lumambot. Habang nagpapalambot nga ako ng karne, hinugasan ko na nga itong mga sangkap na ating gagamitin. At hiniwa ko na nga rin pala itong ating mga sangkap. Habang ginagayad ko nga yung mga sangkap ay ako nga ay natutuwa at napaka-fresh nga nang nabili ni Marlon na mga panlahok. Si Marlon talaga ay magaling pumili ng mga sariwang gulay at ito nga ay mas magaling pang mamalengke kaysa sa akin. At asahan nyo nga na kapag si Marlon ang namalengke ay automatic na may sabaw ang aking lulutuin. Napakahilig naman talaga ni Marlon sa sabaw at madalas nga pagkatapos ko magluto ay humihigop muna siya ng sabaw bago kumain. Pagkatapos ko ang hiwain yung mga sangkap ay hinalo ko muna yung aking pinapakuluan at nilagay na rin yung sibuyas. At hayaan nga lang natin itong lumambot pa. After 48 hours nga, char, ay malambot na yung ating karneng baboy. Kaya naman nilagay ko na yung iba't ibang sangkap tulad ng talong, sitaw at okra. Inilagay ko na nga rin pala yung dalawang siling haba na nakalimutan ni Marlon at bumili pa rin ako sa aming kapitbahay. Sinunod ko na rin ilagay yung pork cubes at tinuno ko nga muna ito. Takpan nga lang natin ulit ito hanggang sa maluto yung mga gulay at lalo mas lumambot yung mga karne. At na malambot na nga pala yung mga gulay ay nilagay ko na rin yung paminta, sinigang mix at magic sarap bilang pampalasa. Haluin nga lang natin at isunod na natin yung dahon ng kangkong. At na malambot na nga ang kangkong ay luto na ang ating sinigang na baboy. At nang matapos na nga ako sa pagluluto ay saktong malapit na rin yung aming pananghalian. At bago nga matapos ang vlog na ito ay shoutout muna kay Boss Domer Capidos na kasamahan din ni Marlon sa work. Ingat po kayo palagi! At sa aking palang pinsan na nagpapashoutout din, Jello Fahanilan. Ingat lagi at mag-aral ng mabuti! So yun lang for today's video. Maraming salamat at huwag mong kalimutan mag-follow para updated ka sa aming next vlog. Bye!